Kinig sa Kaalamang Pangkalawakan. Handa na ba kayo? Dahil natuklasan na ang isa sa mga pinakamakapigil hiningang alien planet. 70 light years lamang ang layo nito mula sa Earth. Ang planetang ito ay isang tunay na enigma o hiwaga, tumitimbang sa napakalaking 20 Jupiter masses. Meron itong napakainit na temperatura na sa sobrang init, ang aluminyo ay matutunaw ng isang iglap lamang. Ito ay umiikot sa hindi lamang isa, kundi dalawang bituin at tumatagal ng nakakagulat na 10,000 years bago nito makumpleto ang kanyang orbit. Hindi lang yan, ang mundong ito ay patuloy na hinahagupit ng isang matinding sandstorm at kahit ang pinakamabangis na bagyo dito sa Earth ay parang isang banayad na simoy ng hangin lamang. Gamit ang James Webb Space Telescope ay nadiskubre ng mga astronomers ang mainit at mabagyong planetang ito, BHS-1256b. Natukoy din ng pangkat ng mga astronomers na may iba't ibang komposisyon ng atmosphere ng BHS-1256b. Hindi maitatanggi na may nakitang palatandaan ng methane, carbon monoxide at tubig na may karagdagang ebidensya ng carbon dioxide. Dahil dyan, ito ay may tuturing na isang tunay na kapanapanabik na pagtuklas dahil wala pang teleskopyo ang nakakatuklas ng napakaraming elemento na nasa iisang target planet ng sama-sama. Subalit, dito magiging kapanapanabik ang mga bagay. Ang VHS-1256b ay nasa gitna ng klasifikasyon sa pagiging isang planeta at isang brown dwarf o failed star. Habang ang mga planeta ay sinasabing nabubuo mula sa ibaba pataas, ang mga brown dwarfs ay karaniwang nabubuo tulad ng mga bituin na gumuguho mula sa isang siksik na materyal sa loob ng isang ulap ng gas at alikabok at pagkatapos ay sumisipsip ng mas marami pang materyal upang ito ay lumaki. Gayunpaman, ang malawak na distansya ng orbit ng VHS-1256b mula sa dalawang bituin nito ay nagmumungkahi na nabuo ito sa pamamagitan ng pagguho ng ulap na lalo pang nagpalabo sa linya sa pagitan ng kung ito ba ay isang planeta o isang brown dwarf. At ang mas magbibigay pa ng hiwaga sa bagay na yan ay ang kakayahan ng VHS-1256b na isama ang mas mabigat na hydrogen isotope deuteranium sa kanyang core na may mas mababang fusion temperature at pressure kaysa sa hydrogen. Nangangahulugan lang na ang kakayahan ng pagsanib na ito ay maituturing na kakayahan ng isang failed star. Ngunit, wala itong sapat na mas upang pagsamahin ang hydrogen tulad ng isang tunay na bituin. Ang mga misteryo ng VHS-1256b ay nakapagmulat ng interes ng mga astronomers at mananaliksik. Ang kamangha-manghang planetang ito ay nababalot ng kawalang katiyakan at hindi pa rin matukoy kung ito ay isang higanting planeta o isang brown dwarf. Ngunit, bakit sinasabing ito ay isang kapanapanabik na target para sa James Webb Telescope ng NASA? Tingnan na lang natin ang layo nito sa kambal nitong bituin. Ito ay halos 4 na beses na mas malayo kaysa sa Pluto mula sa ating araw. Dahilan upang ito ay maobserbahan ng mas klaro dahil malayo ito sa anumang sagabal dulot ng liwanag ng dalawang bituin nito. Ang VHS-1256b ay isang bagong planeta. Ito ay 150 million years old pa lamang at patuloy pa ring nagliliyab mula sa pagkabuo nito. Ang kapaligiran nito ay may nakakapasong 830 degrees Celsius na lumilikha ng mga ulap gawa sa buhangin at meron itong masalimuot na kalangitan na tunay ngang kagilagilalas pagmasdan. Ang mahinang gravity ay nagdaragdag lamang sa misteryo nito na nagiging sanhi upang maihagis-hagis ang atmosphere na parang isang manika sa hangin gamit ang infrared at near-infrared observation range ng James Webb Space Telescope.
ay detalyadong napag-aaralan ng mga siyentipiko ang spektrum ng planeta sa loob lamang ng ilang minuto at pinipili ang mga katangiang taglay ng iba't ibang elemento sa pamamagitan ng pagbasa ng spesipikong wavelengths. Ang nakakabigla dito ay may natuklasan pa ang mga siyentipiko na kamanghamanghang impormasyon tungkol sa makalangit na bagay na ito, kabilang dyan ang pagtuklas ng iba't ibang uri ng mga gas at ang patuloy na pagkakaroon ng nagbabagang ulap ng buwangin. Ang mga ulap na ito ay binubuo ng enstatite o forsterite o quartz at nakatukoy pa ang mga mananaliksik ng iba't ibang laki ng mga butil mula sa mga butil ng usok hanggang sa mas malalaking butil tulad ng buwangin. Ang malalaking mga butil ay masyadong mabigat upang manatili sa itaas ng atmosphere. Dahilan upang umulan pabalik ito sa loob, habang ang maliliit na butil ay tumataas at nananatili sa itaas. Lumilikha ito ng kakaibang uri ng mga liwanag na araw-araw na naoobserbahan. Gaano katagal ang isang araw dito? Ang isang araw dito ay tumatagal lamang ng 22 hours. Ang mga obserbasyong ito rin ay isang pahiwatig na ang mga silicate clouds ay karaniwang elemento para sa paggawa ng iba't ibang uri ng brown dwarfs. Wala ang mga siyentipiko ng mga obserbasyon na ginawa sa VHS-1256B na maaaring mareplika sa iba pang mga brown dwarfs ay makapagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa iba pang mahihiwagang bagay sa kalawakan. Gayunpaman, marami pa rin dapat matutunan tungkol sa VHS-1256B at sa komplikadong estado nito. Sinabi ng astrophysicist na si Elizabeth Matthews ng Max Planck Institute of Astronomy na marami pa rin kailangang gawin upang maunawaan kung aling mga laki at hugis na mga butil ang tumutugma sa mga partikular na uri ng kaulapan. VHS-1256B, isa ba itong planeta o isang bituin? Ano sa palagay mo? Ito ay simula pa lamang ng isang kapanapanabik na paglalakbay sa kailaliman ng kalawakan habang sinisikap nating malutas ang mga misteryo ng ating universe. Maraming salamat sa panonood, mga kaayos. Magkita-kita tayo sa susunod na video at sabay-sabay nating sabihin, aba, ayos to.